araw na. Jessica! Binabastos nila si Jessa. Hindi ko hayaan yun. Talagang mahal mo si Jessa. Angelo? Kinala mo ko? Very interesting lang kung bakit. Sa tumakbo palayo. Para bang ayaw niyo magpakilala. Pagugustuhan ka naman kaya nito sa itsura mong yan. Angelo! We love you! Oo, baka may marerefer ka pa dyan. Hirap na wala siyang kasakasama sa set eh. Wala nag-aasikaso ng mga gamit niya. Angelo! Anong nangyari? Angelo, are you okay? Nene, okay lang ako. Anong tingin na ang maaksidente? Buti na lang mabilis kumilos si... Jessa po. Thank you, Jessa. Hindi dahil sa'yo nakaksidente ako. How can I repay you? Hindi po, sir. Okay lang. Hindi, please, I insist. Actually po, si Jessa po, naghahanap po siya ng trabaho kasi po, sige po mag-aral kaso wala po siyang punctuation. Baka pwede na lang po siya bigyan ng trabaho. Well, sakto, meron akong opening para sa assistant ko. Naghahanap kasi akong assistant. So, baka gusto niyang pumasok doon. Para naman makabawi ako sa ginawa mo. Hindi po talaga, sir. Opo, tinatanggap niya na po. Sabi niya sa akin. Opo. Sige, kung ganun, pumunta ka lang dito bukas para ma-brief kita. Here's my card. Andiyan yung number ko. Tawagin niyo na lang ako. Mag-usap tayo. Buti na lang narinig ko na kailangan nila ng alala. Diba? Pero parang ayoko. Ba't ayaw mo, ha? Eh, win-win nga yun. Magkakasama mo na si Angelo, magkakatrabaho ka pa, may pera ka. Eh, natatakot ako eh. Huwag kang matakot, ha? Alalayang kita. Sosyal, libre, alalay, may alalay. So, what do you think? Tanggapin na ba natin yung gig sa Bali? Well, it's up to you. Marami rin ako mga modeling projects, diba? Tsaka, meron din ako mga big projects sa Rango din. So, yun. Let's see. Tsaka, sure ka na bang kukunin nating alalay mo si Jessa? Why not? Mukha naman siya mabait. Tsaka, niligtas niya ako. Oo, pero... ano pa yung nasa mukha nun? Alam mo... hindi ko rin alam eh. Pero whatever it is, I'm sure mahirap din para kay Jessa. Miss, sorry! Tingnan mo yung ginawa mo! You ruined my dress! Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Palibasa, tanga kang pangit ka. Daldal ka ng daldal nang hindi tumitingin sa daan. Teka lang, miss, ha? Nag-sorry na nga yung kaibigan ko, di ba? Hindi ko kailangan ng sorry nyo. Alam niyo ba kung magkano tong damit ko? Mas mahal pa to kaysa sa pangit mong mukha. Grabe sa mana ugali ng babae na yun. Kasalanan ko na rin naman, Chiki. Kahit na, hindi ka dapat nilalait-lait ng gano'n. Sanay naman na ako, di ba? Na hinuskaan ako ng mga tao dahil sa mukha ko. Minsan nga naiisip ko, siguro kung naging maganda ako, hindi ako happy ng mga tao. Jessa! 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 Jessa
sila nang nailigtas ko ito. Sa'yo na ito, Jessa. Huwag na po manang loling. Sige na. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihang binigay mo sa akin. Matutulungan ka ng blusang ito. Maraming magagawa ang blusang itim. Pinangako ng diwata na wala ng pangit ang muling mabibigo. Kaya iniwan niya sa mundo ang kanyang mahiwagang blusang itim. Magsasalin-salin ang blusang itim. At sinasabing ito ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Pwedeng ibigay sa ni Manang Loling. Ito pa talaga. Eh, yan na yung naisalba niya sa sunog kanina eh. Sabi pa niya, makakatulong sa akin to. Paano mo makakatulong sa ito, Jessa? Sabi mo nga sa akin, una sa lahat, hindi mo to mabibenta. Alam mo kung bakit. Kasi wala nang nagsusuot ng ganito ngayon. Kasi luma na ang style. Tignan mo, oh. Ako na magsusuot. Malay natin. Lucky charm to ni Manang Loling, di ba? Makati sa balat yan eh. Tingnan mo, turtleneck yan, oh. Hey, Jessa! Inanay mo, tsaka yung lady ninyo, nag-aaway na naman. Baka magkasakita na yun. Ano? Utang mo na, dali! Kung nagbabayad ka ng utang mo sa akin, eh di tapos sana ang problema. Hindi yung namabalitaan ko na nagsusugal ka at imbis na ibayad mo yun sa akin. Pwede ba? Huwag kang makialam. Hindi mo naman pera yun eh. That's my money and this is my life. Wala kang pakialam doon. My money, my life. May naalalaman ka pang ganun. Pa-English-English ka pa. Magbayad ka ng utang mo sa akin. Ako, tigilan mo yung dami mo satsat. Wala ka namang ginagawa. Esmeralda! Esmeralda, balik ka dito! Ate Luz, gagawan ko na lang po ng paraan. Bigyan niyo na lang po ako ng konting palugit. Sige, bibigyan kita ng palugit. Hanggang bukas. Pag bukas, hindi pa kayo nakabayad, ha? Papadambot ko sa barangay ang nanay mo. Ha? Hoy, lumayas ka na, halimaw! Nakakastres ka! Dagdag pa na. But ito nga kuka! Sa bagay, may totoong halimaw naman. Pumasok ka na dun sa loob, pagluto mo ako kasi nagugutom ako. Sige na. Anong gagawin mo pag pinabarangay ka ni Luz? Madadampot ka na lang. Ah, wade, ipabarangay niya ako for all I care. Alam mo, kasalanan mo rin ito eh kung bakit tayo naghihirap. Oo. Oh, eh, hindi na tayo umaman. Kasi naman sa kasusugal mo. Ah, Nay. Di ba po may natatanggap po kayong pera kada buwan? Bakit di na lang po kayo magtabi galing doon? Para kahit pa paano po, may natudungkot tayong pera. No, yeah. Magaling. Maganda ang suggestion ni Pangit. Eh, kung ikaw kayang magbigay ng pera para tumulong sa akin dito sa bahay, ha? Eh, yan nga ang itsura mo eh. Wala ka pang silbi. O, yan. Nagsalita ka pa kasi na nahimik ka na lang sana. Ano serving spoon tong kanin? Alam mo, huwag mo nga akong tuturuan sa kung anong gagawin ko sa pera ko. May natuturo kami dito sa bahay.
may matino ka pa trabaho. Wala naman, di ba? Oh. Tsaka walang empleyadong kukuha sa'yo dahil mandidiri sa mukha mo dahil ang pangit-pangit mo. My gosh! I feel so ugly. That girl just ruined my dress. Leo? Oh, hi, babe. How are you? Talagang babe, ha? Sanay na kasi akong tawagin kang babe, eh. Anyway, kamusta ba yung shoot mo? Kumain ka na ba? I brought you something to eat. Do you want me to get it? Hindi na. Actually, kumain na kami lahat. What happened to your dress? Eto, natapunan lang naman ako ng iced coffee. It's because of that ugly girl na nakapangga sa akin kanina. Ikaw talaga, nabangga ka lang, ugly na. It's true. Sobrang pangit niya, as in grabe. She's like a freak of nature, you know? Pag nakita mo yung pagmumukha niya, it's like you're gonna have a nightmare. Nay, alam ko na kung itsura ko. Huwag niyo na sana ulit-ulitin pa. Sanay ka na naman pala eh. Bakit ako iiyak-iyak ka pa dyan? Kasi... masakit po marinig sa inyo eh. Kasi kayo po ang nanay ko. Kayo po sana ang unang tatanggap sa akin sa kabila po ng itsura ko. Nay, pasensya po na naging ganito lang ako. Pero sana, sana matanggap niyo po ako. Kung gusto mong tanggapin kita, maghanap ka ng magandang trabaho. Payamanin mo ko. Bigyan mo ko ng pera. Siguro, baka sakaling maging maganda ka sa paligid ko. Nay, kung naging maganda po ako, mamahalin niyo po ba ako? Sus, taas talaga ng pangarap mo. Alika nga dito. Ibababa kita ng konti, ha? Alam mo, Jessa, kahit ikadkad mo yung mukha mo dyan sa sahig, wala pa rin mangyayari. Hindi pa rin magbabago. Kahit umabot ka pa sa langit, pangit ka pa rin! Talaga yung nanay mo, no? Libangan niya yung paiyakin ka? Bakit kaya ganun si Nay? Parang ang hirap para sa kanya na iparamdam sa akin na mahal niya ako, na anak niya ako. Ang sakit-sakit. Eh, di ba nga, Jessa, siya na mismo ang nagsabi sa'yo na baka kung paulanan mo siya ng pera, matanggap ka pa niya. Eh, kung yun ang gusto niya, gagawin ko naman lahat eh, para mapasaya siya. Pakuha nga yung card ni Sir Noel. Baka makatulong siya sa'kin. Hello? Sir Noel, si Jessa po to. Oh, Jessa, oo. Pwede po ba tayo mag-usap? Si Angelo, so yan na yun, di ba? Yun, yun. Ay, oh. Jessa? Oh, sir, good evening po. So, you wanna talk about your new job? Pwede po bang magtrabaho na po ako agad? Umpisa po ako agad sa pagtatrabaho sa inyo. Okay. Magsisimula ka sa Makalawa.
Madali rin naman ang trabaho eh. Sir, alam ko pong di pa po ako nag-uumpisa magtrabaho sa inyo. Pero, lalakasan ko po ang loob ko. Pwede po bang bumali sa inyo? Kasi po, may emergency pong kailangan bayaran sa bahay namin. Wala po akong ibang malapitan. Nahihiya po talaga ako sa inyo. Pasensya po, pero... Jessa, hindi ka dapat mahiya. Aminin, minsan niligtas mo ako. Kaya okay lang yun. Sorry po talaga. Alam mo, Jessa, huwag ka mag-alala. Ako bahala sa pupa ninyo para sa bahay. Okay? Swerte-swerte talaga ni Jessa sa bago niyang amo. Ang pogi-pogi, ang gwapo-gwapo. Sino ba yan? To, si Angelo Soriano, yung model. Di ba ang gwapo? Patingin niya, patingin. Patingin. Ayan o. Di ba ang gwapo? Normal din ang itsura niya eh. Oh. Ano? Abnormal ka ba? Anong normal dyan? Tignan mo nga, ang gwapo. Ang gwapo. Kumbaga sa babae, para siyang Diyosa. Ha? Jackpot talaga si Jessa dito sa amo niyang bago. Kasi alam mo, super crush yato eh. Kaya alam ko, super inspired to magtatrabaho. May kapintasan din yan. Alam mo, Melchor? Pati ka na lang ba maging masaya para kay Jessa? Mas malaki sa sweldo niya dito kaysa doon sa sinusweldo niya kay Mr. Lee sa Ukay-Ukay. Okay? Angelo na yan. Angelo. Angelo Soriano. Eh, hindi niyo pa nga kilala yung Angelo Soriano na yan eh. Kaasalbahe rin yan. Papahirapan din yan si Jessa. Teka, ano bang trabaho niya dyan? Jessa? Oo. PA. PA, personal assistant. O, di ba? Social, di ba? Personal assistant. Ano yan? Napakabait niyo po talaga, sir. Ano, huwag na akong tawagin, sir. Masyado pa akong bata para tawagin, sir. Just call me Angelo. Angelo, ano po ba ang kailangan kong gawin? Madali lang. Sasama mo lang ako sa shoot, ayusin mo mga gamit ko, tulungan mo ako magbihis. Madali lang. Ako, Angelo, hindi ako madaling mapagod. Sanay na magbanat ng buto. Basta kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ayoko naman na nahihirapan ka, tapos may sakit ka, nagtrabaho ka. Noel told me you'd be here. Oh my God! Ikaw na naman? Cleo, you've met Jessa? How can I forget her? Siya lang naman yung sinasabi ko sa yung freak of nature na nakasira sa damit ko. Ngayon, pati mood ko sinisira niya. Just by the sight of your ghastly face. Cleo, don't talk like that to my assistant. What? Assistant? As in, alalay? Kukuha ka na lang ng alalay, yung pangit pa? Yes, Jessa. Pwede pong ubo siyang lait-laitin? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, ah. Sir, aalis na lang po ako. Pasensya po sa damit niyo, ma'am. Sorry, your ugly face. Jessa, mauna ka na. Just text me, okay? Can you stop being so mean? Well, can you stop hiring monsters? Nasa modeling industry tayo, and everyone is beautiful. Hindi ko maintindihan kung bakit kumuha ka ng tao na ganun yung itsura. Mamaya, malas siya. She looks like a catastrophe. If I were you, I'm gonna fire her. Well, I wouldn't do that. Hindi ako naniniwalang nasa itsura ng tao ang kakayanan niya. Alam mo bang niligtas ako ni Jessa mula sa isang aksidente? At least, I gave her a job. That's the least that I can do. I can't believe it. Ang liit ng mundo, no? Isipin mo, magkaibigan pala si Angelo tsaka yung masamang ugali na babae na yun. Pero, magkaibigan lang ba talaga sila?
Baka naman girlfriend niya na si Cleo. Siguro. Pero isipin mo ha, paano niya magiging girlfriend yun? Eh, masama ugali nun, di ba? Bakit naman hindi? Eh, maganda naman siya, di ba? Modelo din siya, kagaya ni Angelo. Pareha silang magagandang tao. Samantalang ako. Alam mo, Jessa, umaatake na naman yung pagsiself-pity mo eh. Malay mo naman, di ba? Sa'yo magkagusto si Angelo kasi ikaw, maganda ang ugali mo. Hindi ka tulad ni Cleo, pero masama Chiki, ugali. Mukha pa rin ang nakikita ng tao. Eh, doon palang talo na ako kay Cleo. Imposibleng magkagusto sa sakin. Alam mo, Jessa, huwag na natin niyang pag-usapan, okay? Kasi alam mo, ayoko nalulungkot ka eh. Alam mo, Chiki, buti na lang, libre lang ang mangarap. Kasi doon lang pwede mangyari yung lalaking gusto ko magkagusto rin sa akin. Doon lang pwede mangyari yung makita niya akong maganda. Sa pangarap ko lang. Ay, nako. Paligid sa kanya. Ganun din ba yung trato nila sa'yo? Di ba, modelo yan si Angelo? Eh, di papasok naman na yung mundo niya. Kahit hindi mo lahat sila kilala. Eh, anong ibig sabihin mo? Na mandidili na naman sila sa mukha ko? Jessa, hindi kita kinukot siya. Ako na may nag-aaral lang sa'yo. Ayoko na sasaktan ka. Sus naman, oh. Sanay naman ako, di ba? Alam mo naman na simula nung nagkamalay ako, pinapaalala na nanina yung tsura ko. Na pangit ako. Mukha akong aswang. Kapandidili. Sarili ko ang pamilya. Walang ginawa kundi apiin ako. Hindi na ako nasasaktan sinasabi ng mga tao kasi yun na lang palaging naririnig ko. Sanay na ako. Nakita mo na. Iniisip mo pa lang, nasasaktan ka na. Paano pa kaya pag may kumutsa sa'yo dun? Jessa! Jessa! Kailan ako! Ikaw na umiyak. Tahan na. Ako na may nag-aalala lang. Ayoko na sasaktan ka. Alam mo, nagpapasalamat ako na may kaibigan ako na katulad mo, Sean. Lagi mo ako inaalagaan. Salamat ah! Okay lang ako! Thank you.
sabihin nyo, ingit lang kayo kay Jessa. So you mean to say wala ka talagang prospect ngayon? Remember this girl from the masquerade? Well, if only I had seen her face, she could have been my prospect. Ipakikilala ko ni Jessa dun sa amo niya. Ma, siya na ang susi ng pagbabalik ko sa rampa. Hindi bali nang umatol ako sa matanda, huwag lang sa mukhang na matanda ang mukha. Ano ibig sabihin ni Manong Loneng? Paano mo bago ng blusang itong buhay ko?